Hi guys and welcome back to my channel. So before tayo mag-proceed guys, please don't forget to like the video, subscribe and hit the notification bell. Okay? So for today guys, isi-share ko sa inyo yung mga common issue ng ating AC system. So from compressor doon sa expansion valve at saka doon sa mga evaporator. So yun, isi-share ko lang sa inyo para pag nagkaroon kayo ng issue, sundan nyo lang kung ano yung in-explain ko rito para kayo mismo alam nyo agad kung ano yung dapat yung gawin. So kung halimbawa hindi nyo talaga kayang gawin, especially kapag magpapa-cleaning kayo or gagawa kayo ng compressor, yung may sira yung compressor, ilalagay ko sa description yung pangalan at address at saka phone number nung trusted AC technician na kakilala ko. So, tawagan nyo at sabihin nyo lang na subscriber ko kayo. Siya, magbibigay po sila ng 10% discount. Ito naman, ano lang, basic lang siya para lang maintindihan nyo kung paano gumagana yung ating AC system. Para, yun nga, pag nagka-issue kayo, alam nyo yung gagawin nyo. Tapos kung gusto nyo mag-DIY, meron tayong DIY video dyan. Especially dun sa mga, ito BIOS kasi ito, tsaka Avanza. Meron akong DIY videos yung mga pagpapalit ng hub, ng pulley, tsaka ng ignition coil. Meron tayo dyan. Maka-basic lang yan. Kung meron kayo namang, meron kayong basic tools, madali lang po yan. So, kung gusto nyo mag-DIY, hanapin nyo lang doon sa playlist natin. Merong AC and cooling system doon. Hanapin nyo lang siya doon yung mga video. So, number one na issue natin is yung pinaka-common issue talaga ng mga AC system. Kapag nawawala yung lamig or mahina na yung lamig na inyong sasakyan. So yun guys, kapag nawawala na po ng lamig or mahina na ang lamig na inyong sasakyan, so ang pinaka basic nating i-check doon is yung ating cabin filter. So yan po ang pinakauna. I-check nyo agad yung cabin filter nyo, napakadali lang naman yun sa ilalim ng glove box, nandyan. Kung may cabin filter, i-check nyo agad yun kung marumi na. So kung marumi na, palitan nyo na. Kung medyo marumi lang, pagpago kayo, pabugahan nyo sa gasoline station or kung saan man kayo nagpapa PMS. Next doon is itong ating condenser. Usually nandito siya sa grill. Kung makita nyo yung radiator kasama katabi ng fan, nasa likod, nasa unahan doon yung condenser. Ayun, minsan nagka-clog yan. So kapag ang technique doon, kapag mag-change, magpapa car wash kayo, make sure na pabugahan nyo yung inyong condenser para mawala yung kanyang mga dumi. Tapos ang next doon guys, since dapat matcha-check din natin yung evaporator, but since yung evaporator kasi natin hindi yan matcha-check hanggat hindi mo siya tatanggalin. So, ang next mo doon na ipapacheck is yung freon level. Since wala naman tayong gauge, so ang gagawin natin doon, dalhin nyo siya sa AC shop. Kahit sa AC shop na malapit sa inyo, usually libre po ang magpacheck ng freon level. So, yun po ang number one actually, kadalasan na problema ng AC kapag ka bababa na ang freon level, humihina na rin yung ating AC. So, ayun, kapag dinala nyo na siya doon, so sabi ko nga free naman yun, pag nakakita nung sa shop na mababa na ang freon level, magpa-top up kayo. Pero pag totally na empty na yun, sabihin, may leak sa inyong system. So, ayun, pagka usually pag gano'n na may leak, ipapa-leak test nyo na yun, sabay ipa-cleaning nyo na rin. Para isang gastusan na lang. Kasi pag nilictest nila yon, hanapin nila yung ano, tapos gagawin nila. Unless kung nandas sa labas yung leak, katulad yung nangyari sa Avanza, na po na nasa condenser yung leak, pinarepair ko lang. So, labor tsaka yung sa pag-repair lang yung binayaran ko. Pero kung banda doon sa loob kasi sa condenser yung ano, kailangan talaga sabay cleaning na yun para isang gastusan lang. Tapos ang next doon guys, yung clog ang expansion valve. So, alin ba yung expansion valve? Ito guys, ayan. Ito ang tinatawag na expansion valve. Ayan. Pag nakita niya sa AC, yung ganito ang itsura. Ayan. May ano sa ibabaw yan. Yan po ang expansion valve. So paano nyo po malalaman kung barado yan? Kambawa, pinandar nyo yung sasakyan, pinandar nyo yung AC, hinawakan nyo yung low pressure tube. Dalawa po kasi yan. Ito ay yung may H, high pressure. Ayun yung L. Ito sa BIOS to ha. Pero para sa lahat ng sasakyan, ito yung L, low pressure. Pag pinandar mo yung AC, yung high pressure mo, ito yung mainit. Yung L, yung low pressure, itong tube na to, ito yung malamig. So paano mo malalaman kung barado expansion valve mo? Ganito yung guys, simple lang. Pag ito sobrang lamig, tapos yung buga ng aircon mo, mahina.
kumbaga walang lumalabas doon na lamig. Usually malinsangan pa yung bumubuga doon. Ang ibig sabihin noon, barado yung expansion valve mo kasi hindi nakakaltagos yung iyong aircon. Isa pa sa cause niyan, kapag barado yung expansion valve mo, nagyeyelo po itong inyong low pressure tube. Kasi nga pinapalamig siya ng pinapalamig ni compressor pero hindi lumalabas yun dahil barado nga inyong expansion valve. So usually pagka ganun, papapasan nyo lang yan or papalinis nyo yan. So papatanggal nyo, dalhin nyo sa AC shop, papalinis nyo yan or papalitan nyo yung expansion valve. So next tayo guys, kapag ka compressor mismo ang may problema. So ano ba yung common na problema ng AC compressor? Halimbawa, nag-turn on kayo ng aircon, hindi siya umiikot. Ito kasi fully built driven yan. So usually ang dapat gagana dyan, itong magnetic latch. Magnetic latch sa loob nito, tapos itong magnetic hub. So pag binuksan mo yung AC, gagana itong magnetic hub kasabay nung fan. So kasi ba binuksan mo siya, hindi siya gumana. So paano ba siya i-diagnose or paano siya i-troubleshoot? So una nyo guys, pinaka basic yung titignan, fuse. Yan. Fuse or yung relay niya. So may nakalagay naman yan dito. Ito sa BIOS. Ito po. Ito ang kanyang relay. Ayan, AC magnetic. Ito yun. Minsan MJC usually sa iba yung magnetic hub, pero ito ang nakalagay, AC magnetic, yung ACMG. Sabihin yun yung kanyang relay. So kapag kung gusto nyo i-test yung inyong relay, ang gagawin nyo ron, hanapin nyo yung relay ng AC, tapos maghanap kayo ng kaparehas niya na size, pagpalitin nyo muna. So usually pagka walang problema yung, kung may problema yung relay nyo, tapos pinalit nyo dun sa ibang galing sa ibang relay, tapos sinalpak nyo ron, dapat gumana na yung magnetic hub ninyo, magnetic coil ninyo, gumana na dapat yan. So yun guys, after nyo makita yung kanyang relay, kung merong fuse yung inyong compressor, hanapin nyo na lang kung saan nakalagay, check nyo kung okay pa yung kanyang fuse. Tapos ang next doon guys, faulty magnetic coil. So ito guys, sa ilalim nito, nitong pulley, itong pulley na to, merong magnetic coil yan. Ito actually yung nakakabit na wire na to, galing to sa magnetic coil. Kapag ito sira na, hindi na yan magmamagnet, hindi nagagana tong inyong magnetic hub. So madali naman to i-check kung ito, kung para malaman nyo kung ito may problema. So kung halma tinanggal nyo to, may separate ako na video nito kung paano to malalaman kung may problema tong inyong magnetic coil. So hindi natin matse-check dahil wala akong cable kasi kailangan natin i-connect to. So i-demo ko na lang siya. So kapag ito ang may problema, makikita nyo yan kapag tinest natin to. Ito positive, ito negative. So pag tinanggal nyo itong magnetic coil, tanggalin nyo rin to. Ito ang i-connect nyo sa battery ng negative. Ito yung, lagyan nyo to ng socket o kaya paglagay kayo ng wire doon, yun ang idugtong nyo rito. Pag kinabit kasi natin to, habang nakakabit dito, magmamagnet itong magnetic latch na to. Or kapag tinanggal nyo to, kung halimbawa hindi nyo naman tinanggal yung compressor, ang gagawin nyo ron, patungan nyo siya ng bakal. Kung kakapit magmamagnet pa siya, ibig sabihin okay pa yung magnetic latch nyo. Okay pa yung magnetic coil nyo. Walang problema. So isa yan sa reason. Tapos pangalawa guys, pagka ito hindi gumana, ang dahilan, empty freon. So yun guys, ito pinaka wala ka namang gagastusin doon kundi maglalagay ka lang ng freon. Kaysa pag, baka si mamaya sabihin palitan to palitan. Pero ang actually, kaya importante na kapag may issue yung aircon ninyo, ipadala nyo agad, dalin nyo agad sa AC shop. Especially kung nag-check na naman kayo, okay. Pero ayaw pa rin gumana. Hindi talaga gumagalaw, hindi talaga gumagana yung ano. Ang sabihin nun, pag chinek nila na empty yung freon mo, hindi po talaga gagana ang compressor kapag walang lamang freon ang ating cooling system. Yung ganun po yun. Hindi sira ang ano mo nun, hindi sira ang compressor mo, pero wala lang siyang freon. Hindi po to gagana, hindi to aandar. Kahit anong palit-palit mo dyan ng fuse o kahit anong palit mo nito, hindi yan gagana kung wala itong freon. Kaya yun, yung mga naunang checking natin, kapag walang freon, pagka hindi ito gumana, pa-check nyo agad yung freon. Kasi possible na nag-empty yung freon nito, kaya hindi siya gumagana. So supposedly, usually kapag nag-empty yan, may leak yan sa system.
So yun, hahanapin na rin niya ng mga aircon technician para mag-resolve yung problema. So proceed tayo guys sa isa pang common issue ng inyong aircon, yung maingay na compressor. Yung pag pinandar nyo yung makina, akala nyo maingay yung makina. So may video din naman ako dyan, paano mag-check kung nasan galing yung ingay. Tatanggalin nyo lang yung belt, saka nyo ikot-ikutin to. So paano natin malalaman kung saan galing yung ingay? So ang gagawin nyo doon, tatanggalin nyo yung belt. Usually ang una mong titignan doon is piston. Ay, ang una mong titignan na cause ng ingay, itong magnetic hub. Yun. Kapag ito sira na rin guys, kapag sira na rin to, as in siya nag-iingay, hindi na to nag-i-engage basta ng maayos. Usually ito ang nasisira niyan. Ito, pag naputol-putol na yan, hindi na siya nag-i-engage ng maayos, tapos nag-iingay na rin siya. Ito, itong hub na to. Tapos ang next dun guys, yung pulley, bearing nitong pulley. Itong pulley na to. So napakadali lang naman ito, especially sa BIOS at saka sa Avanza. Tatanggalin nyo lang yung belt, tapos pihitin nyo to. Pagka may ganit na dyan, pag iniikot nyo may ganit, hawakan nyo rito tapos ikutin nyo. Kapag naramdaman nyo na may konting ganit na yun, nagsabihin may tama na yung inyong bearing. Pwede pong i-DIY yan, ito pwedeng i-DIY. So lahat po yan pwedeng i-DIY actually. Hindi nyo kailangan ng mekaniko kung marunong kayo mag-inspect. May video din ako dyan kung paano siya i-diagnose para i-DIY nyo. Kasi makakatipid kayo dun. Tapos aside sa hub, bearing, yung piston mismo. So paano nyo malalaman kapag may piston nyo o may problema? May inikot nyo to, wala nang problema. Pero pag pinaandar nyo yung aircon, maingay. So ang gagawin nyo, ikot-ikutin nyo to guys. Yan. Hindi na marinig eh. Kasi wala na yung bukas na kasi siya. Yan. Hindi na masyadong dinig. Pero pagka nakadikit yan, nakakabit. Actually, yan. Pag inanyan natin yan, wala nang kaano-ano yan. Maingay na siya kasi maluwag na yung piston sa loob. Yan. Tsaka pag tinignan mo siya, yan, wala nang kahigop-higop. Yan. Mahina na yung bomba. Yan. Hindi na marinig, pero kung hindi ito nakakabit yan, maingay ito pag inikot natin. Itong hub, ganyan-ganyan mo lang. Nag-iingay yan. Hindi na siya nag-iingay ngayon, pero actually maingay ito. Yan yung sign na pasira na yung inyong compressor. Pagka maingay na to, tapos biglang nawalan ng lamig. Sabihin, may hina na bumomba yung inyong compressor. Tapos may maluwag na yung kanyang piston. Ay, yung mga ganitong easy type kasi hindi siya nare-repair, so kailangan talaga palit. So ayan, so ang gagawin ko rito, check ko siya, papakita ko sa inyo yung mga paano mag-backlas nito para kung gusto niyo mag-DIY, pwede nyo yung gawing reference, especially sa mga ganito kasi sayang, mura lang yan pagka nag-DIY. Ayan guys, sobrang basic niya, pero malaking bagay kapag nagkaroon kayo ng problema sa inyong AC. Sundan nyo lang yung diniscuss ko. Mahihita nyo agad dyan kung nasaan yung problema. Ngayon kung gusto nyo mag-DIY, may video naman. Dun sa channel ko may video naman siya na pwede nyo sundan. Especially kung ito lang yung mga may problema. Pero kung magpapalinis kayo o kaya papacheck nyo yung mga iba nyong parts, dalhin nyo na lang po doon sa narecommend ko na AC technician. Bibigay ko yung address kasi at least kinausap ko na yun na alagaan yung mga customer. Kasi sa iba talagang mahal maningil eh. So sa kanya medyo mura, makakasave kayo. Plus kung subscriber ko kayo may 10% discount. So yun lang guys. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Guys, maraming salamat and God bless. Thank you.